nung bata ako, syempre, mabuhay, pagiging mahirap ay hindi ganun kadali. Lalo na kung ang bahay mo ay nasa malayong lugar na bukid at ang dumadaan ka sa pilapil. So, para makapasok ay nakapaakang pumasok sa school hanggang sa may makalabas ka ng bukid. Nung nasa church ako sa wakas, may mga tao doon na minsan nagbibigay sa akin ng baon, sina yung pamilya na Ching Reyes. And then, higit sa lahat ay yung nakakuha ko ng scholarship sa college sa Truman Supona Scholars Foundation Inc. na siyang nagbigay sa akin ng 5 years na scholarship sa TIP ng kurso na Bachelor of Science in Civil Engineering. Mula nung 2007, nung bumalik kami ng Cavite ng mga anak ko ay at nag-active ako ulit sa Wakas Emillie Church. Ay doon ako nag-start nung makita ko na one time nagtuturo kami ng mga bata sa Pugad Ibon. Yung tinuturuan ko, hindi ko maiwasang tanungin sila kung sila'y nakakapasok, nakakain ba sila. Pagdating ng mga 2014, sabi ko mag-open na ako ng foundation. 2013 pa lang, pero dahil sa hirap ng requirements para magkaroon ng foundation, na formally nakakuha kami ng registration sa SEC ay 2014. And then 2015 kami nakapag-start magpa-register sa DSWD para maging operating foundation ng RISEL. So from there, pinasok namin yung ongoing scholarship namin. Ang thinking ko kasi noon, kapag may foundation na other than ipasok namin sila formally doon is baka makakuha kami ng support sa ibang tao na gusto rin tumulong sa mga bata. But hindi ganun kadaling kumuha ng support eh. Although may mga ilan-ilan na nagbibigay pero after noon nawawala din. So talagang ang naging resources ko sa foundation ay yung mga projects ng Rizhle Corporation. Halos yun lang. Kaya talagang yung proceeds ng kung meron mang mga savings yung Rizhle, other than sa nakakapag-invest sa mga gamit, ay napupunta talaga sa foundation. Kaya po ito ay Rizhle Foundation kasi parang anak siya ng Rizhle Construction Corporation. Sabi ko kay Lord, kapag ako ay nakapag-aral at nakaraos at naiahon ko sa hirap or natulungan ko na yung magulang ko, sabi ko, gagawin ko rin yun sa iba kasi alam ko yung pakiramdam ng isang tao na nakakaranas ng kahirapan o minsan ay discrimination dahil sa pagiging mahirap. Yung kahirapan kasi talaga para sa akin ang sagot lang ay edukasyon. And then dahil sa hindi naman lahat ng mahirap ay makakapag-aral, kaya talagang yung support ng isang foundation o ng isang scholarship foundation ay isang napakalaking bagay para makatulong ka sa mga bata kung paano sila mangangarap at kung paano nila iaahon sa hirap yung kanilang buhay. So siguro isa na rin itong pananawagan dun sa mga tao na nakaranas din ng hirap. O maaaring kahit di ka nakaranas ng hirap pero gusto mong tumulong sa mga bata na makatapos mag-aral, na you can trust the foundation na tumulong through supporting us. Maraming matutulungan kung mas maraming magbibigay at susuporta at magtutulong-tulong. We're launching the Rizhle Foundation through my birthday because since the reason I'm here is to help other people, lalo na yung mga bata. So I hope na I could able to encourage you to, in the same way that I do, that you will also share whatever blessings you have for the less fortunate children.